Diyos, sangayon sa'yong kagandahang loob, ang nasa lako'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Ubuksan ang puso't isipan, pagsalansan mo'y aking kinikilala. Patawarin yaring kasalanan, ako'y kawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa'yong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain niyong lahat. At sumain niyo rin. Mga kapatid, sa pamamagitan ng Miyerkules ng Abo, sinisimula natin ang panahon ng Kwaresma bilang paghahanda sa misteryo ng Paskwa. Ang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, tanda ng pagdadalamhati at pagsisi, iwiwisik sa ating mga ulo ang abo. Subalit, itong tanda ng pagsisisi ay dapat na antabayana ng tapat na pagbabalik loob, ng metanoia o ng pagbabago ng isip at puso. Umasa tayo sa kabutihan at awa ng Diyos, sapagkat batid natin na hindi sapat ang sarili nating kakayahan. Manalangin tayo, Ama naming makapangyarihan, ipagkaloobang masimula namin ngayon sa banal na pagkukusang magtitiis ng kagutuman ang pakikipagtunggalian bilang mga kapanig ni Kristo sa aming pagsugpo sa mga salungat sa pamumuhay ng Espiritu. Maging amin namang sandata ang pagtitimpi sa sarili. Sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Sinasabi ngayon ng Panginoon, mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Kayo'y mag-ayuno, manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng taos sa puso, hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Siya'y may magandang loob at puspos ng awa, mapagpahinuhod at tapat sa kanyang pangako. Laging handang magpatawad at hindi magpaparusa. Maaring lingapin kayo ng Panginoon at bigyan ng masaganang ani. Kung magkagayon, mahandugan natin siya ng haing butil at alak. Ang trompeta ay hipan ninyo sa ibabaw ng bundok ng Siyon. Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao para sa isang banal na pagtitipon. Tipunin ninyo ang lahat, matatanda't bata, pati mga sanggol at maging ang mga bagong kasal. Mga saserdote, kayo'y tumayo sa pagitan ng pasukan at ng dambana. Manangis kayo't manalangin ng ganito. Mahabag ka sa iyong bayan, O Panginoon. Huwag mong tulutang kami hamakit pagtawanan ng ibang mga bansa at tanungin, nasaan ang inyong Diyos? Pagkaraan,
ipinamalas ng Panginoon na siya'y nagmamalasakit sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Poon, iyong kaawaan, kami sayo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon iyong kaawaan, kami sa'yo'y nagsisuway. Ang pagsalansang ko ay kinikilala. Laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon iyong kaawaan, kami sa'yo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Poon iyong kaawaan, kami sa'yo'y nagsisuway. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Poon iyong kaawaan, kami sa'yo'y nagsisuway. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korento. Mga kapatid, ako'y sugo ni Kristo, parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo. Sa pamamagitan ko, makipagkasundo kayo sa Diyos, hindi nagkakasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan Niya. Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos, ipinamamanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos sapagkat sinasabi Niya, sa kaukulang panahon, ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinakluluhan kita. Tingnan niyo, ngayon na ang panahon na nararapat. Ngayon na ang araw ng pagliligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo.
tayo, Panginoon Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang malagad, pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang inyong paggawa ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapag-imbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapag-imbabaw. Mahilig silang manalangin upang nang patayo sa mga sinagoga at mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka mananalangin sa iyong amang hindi mo nakikita. At gagantihan ka na iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno ka, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila ay nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siyang lamang nakaalam nito. Siya na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang gaganti sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Ngayon po ang simula ng banal na panahon, ang Kwaresma, unang araw, Miyerkules ng Abo, Miyerkules de Sinisa. Kukrusan tayo ng abo sa noo. Magbagong buhay ka at sa mabuting balita, sumampalataya. Magbagong buhay ka sapagkat pagsisisi, pagtitika, pagtitimpi ng sarili ang diwa ng Kwaresma. Ang buhay natin ay sa Diyos. Alabok tayo, abo tayo. Maging prioridad ang pinakamahalaga sa buhay. Magbagong buhay ka at sa mabuting balita, sumampalataya. Kaya nga, mga gawain sa Kwaresma, paglilimos, panalangin, pag-aayuno, ito po ang mga gawain na tayo magpapakabanal. Tumulong po tayo sa kapwa. Magpakasanto, magpakasanta po tayong lahat. Amen. Minamahal na mga kapatid, manalangin tayo.
sa Amang may kapal upang ang abong sa ulo natin ilalagay para ipahiwatig ang pagbabagong buhay ay marapati nating gawaran ng kanyang pagpapala at malaking pagmamahal. Ama namin mapagpatawad, kinukupkup mo at itinatampok ang umaamin sa kasalanan at ikinalulugod mo ang nagbabagong buhay. Dinggin mo kami at kupkupin sa pagkakaloob mo ng pagpapala bilang pagtatampok sa iyong mga lingkod na naglalagay ng abo sa ulo sa pagganap ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay. Marapati mong kami maging dalisay para sa pagdiriwang ng tagumpay ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magbagong buhay ka at sa mabuting balita, sumampalataya. Sa tinapay na buhay.
sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Magsitayo ang lahat. Panalangin ng bayan, minamahal ko mga kapatid, sa pasimula ng ating 40 araw ng paglalakbay ngayong panahon ng Kwaresma, kami dumudulog sa iyo, Ama, para sa grasya ng buong pusong pagbabalikloob, pagsisisi at pagdamay namin sa bawat isa. Taglay ang matibay na pananampalataya kami dumadalangin. Panginoon, tulungan mo kaming maging kawangis mo. Panginoon, tulungan mo kaming maging kawangis mo. Panginoon, tulungan mo kaming itakwil ang aming mga pagkukunwari. Tulungan mo kaming lumago sa aming pananampalataya at mamuhay ng naayon sa Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming maging kawangis mo. Panginoon, tulungan mo kaming pakinggan ang tinig ng iyong anak na si Jesus na nananaghoy sa mukha ng mga mahihirap, nagugutom, mga alilat, mga napapariwara. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming maging kawangis mo. Panginoon, tulungan mo kaming mabawasan ang aming pagmamataas. Maingat nawa naming sundin ang mga health protocols upang maiwasan ang patuloy na pagkalat ng sakit at anumang dulot ng sakuna ng COVID-19 virus. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming maging kawangis mo. Panginoon, tulungan mo kaming magkaisa sa diwa ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Maging mukha nawa kami ng iyong awat habag sa aming mga kaaway upang maging malaya ang aming puso sa anumang puot at galit. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming maging kawangis mo. Panginoon, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus ni Jesus, patuloyin mo nawa ang aming yumao, naming mga kapatid, sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming maging kawangis mo. Ama, ikaw ang aming tanggulan at kalakasan. Sa paggabay ng iyong banal na Espiritu, tulutan mo kaming makapamuhay ng tapat na totoo at panawagan ng Ebanghelyo na magsisi at magalak sa kapayapaang dulot nito. Hinihiling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ginaganap namin ang paghahain ito bilang maringal na pasimula sa 40 araw ng paghahanda. Ang aming kusang pagtitiis at pagmamalasakit ay makapag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 
padalisay nawa sa aming masasamang hilig upang kaming pagintapating makinabang sa iyong anak na para kami nagpakasakit bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itakas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga apo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bag niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Pusubusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaprian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mapumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Pagdasal po natin ang lahat ng mga yumao sa kapanahunan ng pandemya. Kaawan mo at pagdapating kami lahat na makasal sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ina ng laging saklolo,
ng kabiyak na puso niyang si San Jose kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwang sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa yun sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa akin. Dakilang Diyos kay buti mo,
sa isang tulad kong maswayin sa nais mo. Di man pansin laki ng pagmamahal mo, tinanggap pa rin ako, pinatawad sa mga kasalanan ko. Sa pag-ibig mo, buhay ko ay nabago. Tanging ikaw lamang papupurihan ko, purihin ang ngalan mo, o Ama, dakila ang pagmamahal mo. Magsitayo na po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ay amin nawa ang pakinabangan sa pagkamit ng dulot na kagalingan ng kagutumang kusa naming pinagtitiisan at iyong kinalulugdan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi may mga karamdaman, lingabin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ika'y narito na sa daigdig, maraming gumaling sa pagkantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kayo nalulahati na dyan sa langit, nananalig kami ngayong pamamagitan ng lubang magaling. Iyalay mo po sa Panginoon Diyos, sharing aming mahinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Jesu Kristo at inyong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasba sa mga deboto ng kanila mga kahilingan at dasalan, mahal na po ang Jesus Nazareno, hinayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako nila sa binyag na ikaw iibigan at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama,
Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Yesu Cristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo.